maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Puyga. Dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo Samiro po ang kasendo. Yeah, ka Amy. Magandang araw. Magandang araw po kasi malapit na sa amin dito. Konti, meron ng konti na nag-aani. Pero ramdam na natin na anihan na. Yeah, ang problema, Amy, ang daming nagko-complain sa presyo kasi kagaya ng Mindoro, 10 piso lang ang fresh harvest. Dito sa Pangasinan, yung mga taga Santo Tomas nag-harvest na. Ang sabi sa akin, 14 lang. 14. Yung part of Taybaysia, yung kuya ko, nag-harvest na rin. 14 daw, yun ang sabi. Per 14. Kilo. So, mababa. Kaya nga po. Kasi, ang ginastos nila almost double, no? Yung yes, sa pataba. From 880 last year, October, itong cropping season, umabot ng 1.5. No? Yung gasolina last year is 30 pesos ang korodo, 40 pesos ang gasolina. Ngayon, 42 pesos ang diesel, no? And almost 52 yata ang gasolina. So, additional cost yan. Kinocompute ko, sa isang hektarya, mga additional 8,500 dun sa korodolo or gasolina lang. Yung sa pataba, almost sa almost 10,000. Ganun kalaki ang increase ng gastusan ng mga nagtatanim ng palay. Opo, nag-increase dun sa gastusan pero nag-decrease naman sa bentahan. Yan ang nangyari sa atin. Kaya po maraming kasi doon natidismaya kasi sabi nila tumaas ang bilihin. Tumaas pa po kasi yung pataba eh. Hindi naman siya tumaba. And then tumaas at tumaas yung gasolina at yung iba pa natin pangailangan para sa ating palay. Pero yung presyo po ng ating palay mismo ay hindi po tumataas. Parang hindi balance eh, di ba? Talo po ang ating mga kababayan na nagtatanim po ng palay. Kaya maraming natidismaya na magtatanim pa ba ako? Bakit ako magtatanim? Personally sa amin po, hindi tanim ang ginawa namin. Ang ginawa namin, sabog na lang. Kasi pagka nagpatanim ka, additional cost ulit yun. Magkano, di ba? Kung nagpapudla ka. No? Yes, opo. Pagka nagpapudla ka, tapos tawag ka ng mananalim mo, hahapot ka, sagot mo yung bayad sa mananalim, sagot mo pa yung merienda ng mananalim, talong-talong ka na. Kaya, ako kinumbert ko na sa PISPA. Opo. E paano naman kaya kasi kung lahat tayo ay nag-convert at yung iba binabenta po sa mga malalaking subdivision, ginagawang subdivision, no? Paano naman po ang food security ng ating bansa? Puro export na lang, ay import na lang ang mangyayari sa atin? Inisip ko, nag-divert muna ako sa Quito, no? Dahil nakita ko, yung pag-open dun sa outside ASEAN, yung China, yung India, lalong mapapasama itong mga magsasaka natin. So, yun ang malaking problema natin. Ngayon, nakita na natin yung presyo, ganun ka baba. And alam mo, yung mga miller, ayaw rin masyadong bumili kasi yung mga ibang miller nag-import na rin. So, kagaya ng nag-alala ng baboy,
yung mga malalaki, ang nangyari, nag-import na lang. So, disadvantage yun sa ating mga magsasaka. Ay, yung mga miller, kung hindi masyadong bibilian, talagang malaking problema natin. Yun ang isang dapat bumili ang gobyerno ng palay para sa para tumulong sa mga magsasaka natin. Opo, dapat masolusyunan yan kasi nakakatakot kung tayong mismo mga Pilipino eh walang bigas na sariling atin, di ba? Yeah. Tayo pa naman nagturo sa ibang bansa eh, ng teknolohiya. Pero anong nangyayari? Wala na po ba? Tayo na yung nag-i-import. Sana yung ma-action na po yan ng ating gobyerno. Pero kasi malungkot yung balita natin na yan. Pero meron pa rin tayong good news, syempre. Ang industriya... Kaya anong topic natin ngayon? Yes po. Sa palay, medyo malungkot. Pero ang industriya po ng mushroom, eh palaki na po ng palaki. Kaya naman, nag-imbita po tayo na isang eksperto sa paggawa po ng fruiting bags parang suporta po sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng sarili nilang mushroom farm. Kaya Kasen, abangan mo ito. Maganda itong usapan natin. Sigurado ako sa iyo, marami kang matututunan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasen daw ating makakasama ay galing po ng San Jose del Monte, Bulacan. Siya po ay mushroom grower. Kasama po natin si Miss Angeline Frajinal. Hello po! Hello! Hello! Hi! Hi po! Good afternoon, good morning, good evening, Miss Angie! Yes, good afternoon, good evening din po! Kamusta po kayo? Ang daming time, no? Kasi sa ating programa po, lahat po ng oras na pwede tayong mapanood ng ating mga kasamahan. Ma'am, pag-uusapan natin, ayan, nasa likod mo, mushroom. Yes, ready. Ready na. O, pasimulan po natin. Kasi ang mushroom, kailangan nyo ng fruiting bags o yung mushroom grow bags. Ano po ba ito? Ano po itsura na ito, ma'am? Okay. Ang mushroom grow bags, or tinatawag natin na mushroom fruiting bags, ito ay isang encapsulated kind of bag, no? So, depende kung anong binhi ng mushroom yung inilagay natin dun sa ating substrate bag. Halimbawa, yung isang substrate bag, ay inilagay natin siya ng oyster mushroom spawn, no? So, yung that bag na po, pag meron na siyang binhi ng mushroom, we will call that na as oyster mushroom fruiting bag. So, ina-expect na natin na oyster yung tutubo dun sa fruiting bags. Yun po yun. Ma'am Angie, anong gawa itong, anong klaseng materials itong fruiting bag? Okay. Meron tayong apat na basic and most importanting sangkap ng paggawa ng fruiting bags. Nandiyan yung number one, yung base ng substrate natin, pusot, no? Meron din tayong rice bran or darak. Meron tayong apog at molasses. So ang mga ito ay nagpe-play ng mahalagang role sa fruiting bags dahil ang mga ito po ay pinagbumula ng mga pagkain ng amag o ng mushroom. So like halimbawa po lignin, no, matatagpuan po siya sa sawdust. So ito po ay pagkain ng mushrooms. So, at the same time din po meron din po tayong fat, protein and sugar na kailangan din po ng amag na makukuha naman po natin sa darak at yung sugar naman po sa molasses. At ang apog naman po, ito ay siyang nag-neutralize po ng acid doon sa mixture po ng ating substrate. Yun po yung mga content po ng protein bag. Meron po ba tayo mga ibang alternative? Halimbawa, sa ibang lugar hindi available yung mga sinasabi natin na sodas. So ano pwede natin ipalit? Okay. So kung halimbawa na sa bandang area tayo ng marami pong dayami, no? Pwede po natin gamitin ang dayami. Pwede din po tayong gumamit ng mga tuyong daon ng saging at pwede din naman pong gumamit ng karton, no? At pwede pa po ang iba pa pong mga substrate na gamitin as replacement po sa sodas. Pero sa amin po kasi, mas maganda po na kung ano po yung mas available. Available dun sa ating area. Kasi parang mas maganda na makokoskated natin yung production natin nang hindi naman din nalalagay sa alanganin yung kalidad ng ating pong output. At gano'ng kalaki naman itong fruiting bag na ito? Okay, ang fruiting bag po kasi depende siya sa substrate na gagamitin. Siyempre, pag ang gagamitin natin ay dahon ng saging, dayami, mas maganda ito sa mas malaking
plastic bag to po. Pero pag sodas po kasi, ideally, ang ginagamit po ay 6x12 or 7x14 po. Sa amin, we're using the 6x12 po. So parang enough lang yun, since nagbebenta po kami ng fruiting bag, yung pong enough lang po yun for the SRP na 27 to 35 pesos po. Eh, Miss Angie, kahit anong klaseng plastic po, pwede dito o meron tayong required na thickness? Okay. Sa thickness po, usually parang 0.002 and 0.003 yung thickness ng plastic na ginagamit. Pero since kami po kasi gumagamit ng presser sa pagbabag, mas matanda po para sa amin na gamitin yung 0.002 dahil mas elastic po siya. Parang mas less po yung sumasabog siya or pumuputo. Ano ang ano? Anchi, ano yung tinatawag na filter patch? Ah, yung filter patch po, usually kasi sa atin dito sa Philippines, di masyado kung ginagamit ito. Yung parang naka-built-in yung filter patch dun sa PP bag or dun sa mushroom grow bags. No, usually ito sa abroad eh. Dito kasi po sa atin sa Philippines, alam naman po tayong mga Pilipino, kasi medyo mahal ito kapag naka-built-in. So what we are using is a plain one, plain PP bag, tapos po, tayo na yung naglalagay ng parang opening dun sa bags. Sa dito po sa atin sa Philippines, syempre kung saan tayo po mga Pilipino kasi kung saan tayo mas makakatipid, diba? Tapos okay naman, dun tayo. So, yun po, yung filter patch din, since natanong din po ni Sir, ang filter patch po, ito ang or ang kanya pong sabi nga po, ay silbe dun sa bags, sa grow bags. Siya po, iniiwasan niya na makapenetrate po yung contaminants dun sa loob ng bags. And at the same time, nag-a-allow siya ng air exchange doon sa bag. Yun naman ba yung kainaman noon? Parang kung hindi tayo gumagamit nitong filter patch, Miss Angie, ano yung parang kapalit na to sa atin? Okay. Sa pag hindi tayo gumamit ng filter patch, no? Kasi usually pag nakikita niya naman siguro yung common na itsura ng fruiting bag, meron siyang parang ring, tapos ng cotton plug, or nilalagyan siya ng bulak, and then saka siya tinatakpan natin siya, pwede natin siyang lagyan ng tissue paper, pwede din tayong gumamit ng used paper, pwede din tayong mga bond paper, yung mga papel dehapon na mga papel. So, para at least pinaka parang seal nung bag. Paraan talaga yung mga Pilipino kasendo. Yes. Bali yung fruiting bag, diba? Ano? Nilalagay yung spoon dun sa loob, yes. Tapos bago takpan ng tawag dito yung bulak, no? Yeah. Yung ba ano, hindi ba may critical ano ba yan na moisture or temperature yung paglagay nito? Yung bag po, meron po siya talagang dapat na moisture. So sa moisture po, since sa tanong niyo ang moisture, napaka-importante po nito sa isang fruiting bag. Pagka po halimbawa magtatagulan, yung gagawa tayo ng bags at magtatagulan na po, nagle-less tayo ng content ng moisture dun sa fruiting bag. Like pwede na po ang 60-70%. While kapag naman po tayo ay summer, masummer na po, halimbawa gawa na po tayo ng fruiting bag ngayon, now is Feb or papunta na po ng March yung pagpapatubo natin, mas maganda po, mas mataas ng konti yung moisture, like around 70-80%. Dahil po, kapag po masyadong mainit kasi sa paligid natin, kasi ang kailangan po ng mushroom talaga mamasa-masa eh. So moisture, kailangan po may moisture dun sa loob, ano po, para po mag-fruit siya. Pag po kasi masyadong mainit, at least po kung may enough na moisture yung bugs, capable siya po na mag-fruit. Ano po yung mga equipments na kailangan para po sa fruiting bugs production? Okay, actually sa pag-produce ng fruiting bag, hindi naman talaga mandatory kailangan meron ka agad na mga equipments, no? Sa case naman po na let's say mag-start kayo, pwede naman pong wala talagang equipment. Like, pwede muna manual, mano-mano. Like, ganun, kung paano kami nag-start, lahat mano-mano. But then, since po natanong natin, ano ba yung mga ideal equipments na kailangan natin? Kasi dahil alam naman po natin equipments, mga machines, mas napapadali nito yung ating pong gawain. At the same time, mas nagiging parang nakaka-produce tayo ng mas marami. So, ang number one po sa amin, meron tayong mixer. Yung mixer, kasi pag nagko-compost ka, manual lang eh, no? Pag iko-compost mo siya. Pero pag mag-mix ka na ng sodas, ng darak, ng apog, ng molasses, so mas maganda kung may mixer para mas evenly na namimix yung substrate. No po. So we need mixer, and of course we have meron nang mga available ngayon sa market na
bagging machine. Pero kami kasi we're using a manual presser. Yes, manual presser. Pero yung parang ka nagpo-poso, nagbabasa poso. So ganun yung itsura niya, di ba? And next is, pinakamahalaga sila, siguro pwede kang postpone may pagbili ng mixer, postpone may pagbili ng presser. Pero dapat sa boiler, mag-invest talaga sa boiler. So magandang boiler, magandang steam box para din talaga maganda yung pagkaka-steam. Pero kung let's say wala pa naman pambili po ng boiler, kasi medyo mahal yung boiler, no? Pwede drum lang, steel drum. Parang, so sa steel drum, yun nga lang kasi sa steel drum, ang kaya mo lang siyang ilagay doon, nasa around 75 to 100 fruiting bags. So ibig sabihin, 10 salang ka, kung magsalang ka ng 1,000 fruiting bag, di ba? Medyo matagal. And also, 8 hours mo yun tapakuluan. 8 hours sa isang sa isang fruiting bag, 8 hours ang required. Yes, kailangan ma-steam mo siya ng 8 hours. Para at least mamatay na talaga yung mga unnecessary bacteria na nandoon, na pwedeng maging kalaban ng fruit nung spawn or nung mushrooms para ma-colonize niya yung bug. Yung size spawn naman I think very critical yun, no? Ilan temperature yung kailangan doon? And kaano katagal paano mo malalaman na buhay yung spawn mo? Sa spawn, hindi tayo naglalagay ng spawn bago po tayo mag-sterilize or mag-steam. Kumbaga po, pagkatapos po natin ng mag-bag, saka pa lang po tayo mag-i-steam, wala pa pong laman na, wala pa pong binhi ng mushroom doon. Kasi tama po kayo, mamamatay si mushroom. I mean, yung binhi, pagka po i-steam natin siya na nandun na. So right after natin mag-steam, saka lang po tayo pwedeng magtanim. Ma'am, right now, gano'ng kadami ang pinaproduce niyong mushroom? Fruiting bag. Okay. Sa ngayon, yung capacity namin, nasa 5,000 per month ka lang. Yung kaya namin i-produce, no? Kasi hindi naman, kasi kailangan niya unti-unti ka eh. Hindi ka pwede na, gusto ko magka 10,000, 20,000 ako agad. No, kasi very, sabi nga po eh, bawat steps, no? Kailangan mo laanan ng oras, kailangan din talaga passion at maayos mo magawa yung bawat steps na yun para makaproduce ka ng quality fruiting bags. Otherwise, masyadong madami, para sabi quantity versus quality, dun tayo sa quality, no, na kaya pa lang natin i-handle kasi medyo marami na din talaga yung 1,000 bags nga lang, kaya na niya. Parang andaki na nung space na kakainin niya. Anong ginagamit na to? Di ba yung batali lang or paano magpang ilalagay yung fruiting bag? Store. Pagka po during incubation, yung iba po, pag medyo malit yung space nyo, pwede mo siya i-hang. Naka-incubate siya na nakahang, tapos aalisin mo din ulit siya. Pero sa amin po, kapag medyo may space ka naman, pwedeng nakatayo lang siya ng isa-isa. And then, or pwede din naman po na patong-patong siya, pero hindi siya nakahang. Yung mga, Angie, yung mga ibang nag-try ng itong fruiting bag, no? After third na ibig sabihin, tatlong beses na nag-ulit sila, parang nagko-contaminate yung area nila. Anong problema nun? Tatlong beses na po nakapag-process, tapos nagko-contaminate. Yeah. Yun naman po kasing, yung po kasing contamination, talagang hindi po talaga ma-zero. Siguro po, para po mas, ang maganda po sigurong gawin, kasi po, pagka nandyan na kasi yung, para silang pag may mushrooms ka, normal lang na parang meron ding ibang amag nasa area. So before naman wala sila. So parang kaakibat na. So what we can do na lang po siguro, maintain lang natin na always po tayong naglilinis ng mga areas, nagsisanitize ng mga areas from time to time. And kapag po meron tayong mga, let's say for example, mga contaminants like green molds, contaminated na mga bag na ganito, segregate na po talaga. And ang maganda lang, ang importante din po kasi dapat alam natin saan ba yung possible, alamin natin yung mga posible na ano yung pinagmulan nito or kasan po sa process eh. Kapag hindi tama yung composting process mo, ang ending mo niyan, mag-green molds ka talaga pagka during incubation mo na. So babalikan mo kung ano yung naging problema kasi baka naman nung umpisa, syempre,
take time ka, take time, okay yung naging process mo, then later on, medyo nagmamadali ka na kasi ang dami mo ng order. Tapos nag-shortcut ka na ng ibang process, possible din po na doon din nangyayari yung parang biglang merong mga contaminants like green molds na madali yung proseso, hindi po natama yung pag-i-steam. Ma'am, sabi mo, dapat tama yung proseso. At parang nadinig ko, anim na steps ata yan. Pwede mo ba sa amin sabihin kung ano itong anim na steps sa pagpaprocess po ng mushroom pudding? Yes. Unang-una, yung magpo-compost ka. Doon sa composting. Yes. Meron kaming isang compost area, composting area, wherein doon na namin siya nilalagay. Yung parang kahit hindi mo pa siya kailangan taligan na ngayong month na to, hindi, or next month, hindi mo pa siya kailangan. Parang nilalagyan namin siya doon kasi ang mga sodas kasi hindi natin masabi kung anong klaseng kahoy ba siya. So, palibot, halo-halo pala yun. Yeah, halo-halo na siya. Halo-halo na siya. So, mahirap nang sabihin na, ito, mangga-mangga lang. Mahirap na din ng ganun. Ano, so kami, we're making sure na makukompost siya ng tama, makukompost siya ng maayos. Para din, sa next step, okay tayo. Kasi unang step, okay tayo. So, dito, ikukompost namin siya ng not less than 21 to 30 days. Or more pa nga eh. Kasi para doon, mag-evaporate yung acidity nung sodas. And at the same time, talaga mawala yung ammonia. No, yung medyo, alam nyo yung mabahong amoy na. Minsan kasi treated din yung mga kahoy or sodas na natin, no? So, di na natin masabi yan, lalo na pag galing sa mga furniture shop yung ating pinagtabasan ng kahoy or sodas. So, gagawin natin doon, babasain na natin siya. So, maganda, tubig lang yan, ma'am, tubig lang. Yes, tubig. Maganda din kasi, open air. I mean, wala yung, hindi siya covered kasi mas napapabilis din yung microbial activity ng sodas, mas nakokompost siya, no? Parang, pag nahugasan, kailangan mahugasan din siya para at least matanggal din nga yung mga lesikong treated siya or yung, and then every 3 days, no, pwede din after 1 week, no, every week mo siya babalikta din para at least pantay yung pagkakompost. Then, after ng ating composting, nandito na tayo sa mixing ng substrate. So, dito, pwede na, imimix mo na yung ready mo ng compost na sodas, hahaluan mo siya ng rice bran, ng apog at ng molasses. Dito, may ratio tayong sinusunod, no? So, meron tayong 78% na tinatawag 20 and 1-1. Ano ba ito? 78 kilos, no, ng sodas, 20 kilos ng darak, and then 1 kilo ng molasses, 1 kilo ng apog. Eto, pag i-mix na natin siya, paano natin pala malalaman? Kasi hindi na kami nagtitimbang pala pagdating sa sodas. Halimbawa, dumating sa amin supplies namin ng sodas. Medyo maliliit lang nasa ako kasi yon. So, dun pa lang, pagka tuyo kasi yon, kiluhin mo na siya. Para at least alam mo na yung parang average na timbang ng bawat sako. So, parang tumitimbang lang yun sa amin ng mga 10, 11, ganyan, 10 kilos. So, parang kung 78 ang kinukuha mo, 8 sako, di ba? So, 8 sako ng sodas yung kailangan mong nahaluan ng 20 kilos ng darak, tapos 1 kilo ng molasses and 1 kilo ng apog. And then, kapag na-mix mo na ito, pwede mo na siyang i-bag after ng mga 3 to 14 days pwede pa siya i-bag. Ganon. Pero pwede din naman right after mo siya i-mix mo rin namang i-bag. Basta make sure lang na okay yung pag-compost mo ng mga sodas. And then, next natin is yung pagbabag. Sa pagbabag, meron tayong quality hinahanap. Hindi siya sobrang matigas. Hindi rin siya pwede na super malambot yung fruiting bags, no? So, doon, sa saktong, sa isang bag, no, gumagamit tayo ng 6x12 na plastic, 0.002 yung thickness, no. Ang dapat lulan ng bag na 'yon na mixture ng substrate nasa 900 to 1 kilo. So 900, pwede nating sabihin na 900 grams na enough lang na makakapagtali pa tayo ng rubber band. No, so pwede itong 900 na ito pag mga pang-summer, pero pag tagtag ulam, then 100 or 1,000 grams, pagka medyo pa summer na tayo, para at least may moisture content na siya enough no, para mag-fruit. And then after nung bagging, medyo maraming process, no? After bag,
doon naman tayo sa i-sterilize na natin siya. So mas maganda pag nabag na siya ng mga nakapag-ipon ka na ng after 2 days, meron ka ng enough na kasha doon sa steam box nyo, i-steam mo na siya ng 8 hours hanggang ma-reach niya yung 100 degree talaga sa at donor 99. Minsan kasi pag lalo pag umulan, mahirap i-reach yung 100 degrees, no? So yun, para at least mamamatay yung mga ibang mikrobyo na nandun sa bag na para ngayon ready. Pag namatay na yon, wala nang kalaban yung ilalagay natin na spawn dun sa bags para ma-inoculate niya. I mean, para ma-colonize niya yung bag. So after ng steam, papanamagin natin siya. Kailangan hindi lalagpas ng 5 days mataniman na natin yung fruiting bag. Kasi syempre, lumagpas pa doon, ideally 3 days nga lang eh. Pero minsan kasi mainit pa siya pag 3 days. So mga, minsan after mga 5 days, kailangan mataniman mo na siya ng binhin ng kabute na gusto mong ilagay. Halimbawa, oyster. So lalagyan na natin siya ng binhin ng mushrooms. And then, saka natin isisil. And then, itatabi na natin siya sa incubation area. Where iniintayin naman natin na ma-fully colonize siya within 21 to 30 days. And then, pwede na siya isabit or i-release pambenta. The 3 to 5 days, kailangan pala mataniman na yan kasi. Yes. Oh, interesting po yan. Pero kailangan natin munang mag-break. Kaya po, magbabalik po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sabi ko nga, Ma'am Angie, interesting, no? Sa 3 to 5 days, pwede mo nang... Hindi, dapat mataniman mo na ng mushroom ang iyong fruiting bags. Yes. So, pagka umu-order sa'yo, ano yun, made to order? Parang nagpo-post kasi kami pag talagang may ready na kami. Ganon. Pero yung mga regular clients, parang they're willing to wait na. Like, Fad Todong, willing siya mag-wait. Si Father Dodong. Anong advantage ng pagtutubos ng oyster mushroom sa capsulated fruiting bag? Oh, ganda pong tanong yan. Kasi nagpo-promote po talaga ako ng grow your own food at home eh. Yung kasi mushroom fruiting bags, diba napaka-handy niya? Para ang dali niyang bitbite, ang dali niyang ilagay kahit sa katong mo lang siya sa may dirty kitchen niyo or lagay niyo siya sa table, lagay niyo siya sa isang rack, sa isang cabinet, 'di ba? Para ang dali, ang bilis. Parang with this technology, parang napapabilis or napapagaan niya yung or parang mas maganda na madali tayong makapagpatubo ng ating sariling pagkain sa bahay, di ba? So, imagine na lang natin kung nasa malaking plastic siya, tapos parang ang bigat niya, bitbite, parang ang hirap. So ang maganda dito, yun nga, madali tayong makapagpatubo sa ng mushroom sa ating bahay with the technology na mushroom protein bags, 'di ba? Madali din siya na let's say ako gusto ko lang bumili ng 5-10 pieces tapos papatubuin sa bahay. Ang dali, ang bilis po. Parang pang bahay lang talaga na konsumo, hindi siya yung pang market, is pwedeng-pwede. Yes, yes. Gano'n na makatagal ang buhay ng ating fruiting bags? Mga ilang beses tayo pwedeng mag-harvest ng mushroom sa isang fruiting bags? Okay, sa lifespan kasi, nagdedepende siya sa, number one, syempre sa quality ng fruiting bag. But then, syempre sa pag-aalaga, pag-maintenance. Na yung iba, para kami, ang nire-recommend lang namin para at least 4 months. No, 4 months then nagpapalit na tayo. Kasi usually, kapag marami kang ginrow na mushroom sa isang area, masyado siyang mabango pag nagsabay-sabay siya na tumubo. And with this smell, nag-a-attract siya ng maraming insekto. No, kapag nangyari yung insekto, nangingitlog na yun doon. Then nagkakaroon ng larvae yung atin pong mga mushrooms. So yung quality ng bunga natin, hindi natin maganda pag na-infest tayo. No, so kung nakadepende siya sa kung nasa pag-maintain natin, makokontrol natin yung peste, mas tumagal yung lifespan ng isang fruiting bag. But then, for some, let's say, masyado nilang maintained, tumatagal siya ng hanggang mga 8 months. No? Nagbubunga pa rin naman kasi siya. Tsaka kasi kapag maganda yung pagkakagawa ng fruiting bags, hindi siya madaling madurog.
hindi siya yung madali, I mean, kapag sakto yung moisture niya, no? Kasi nag-evaporate yun eh, lalo na pag in-open niya yung bag. So madali mag-evaporate yung tubig. So kapag nag-evaporate na yung water, mangyayari nung parang pipipit na siya or iimpis na siya. Tapos mahirap na tumubo yung mushroom doon kasi wala nating moisture. That's the time na din, syempre, spent na yung bugs. Pwede na natin siya ilagay sa mga plants or i-compost ulit, ganun. Hindi ba yung mga iba nag-spray sila ng para maging moist yung area? Ganun din ba ang kailangan? And gaano kadami naman ang yield nitong isang fruiting bug? Yes. Pag kailangan po talaga ng moist kasi 'di ba ang mushroom nabubuhay siya sa damp, sa tikmig, may moisture, may humidity doon sa area, ano po. So, kailangan po 'yun. Kailangan natin mag-spray lalo na kung mainit 'yung sa area natin para at least meron siya kasi 'yung misting kahit medyo parang baliwala lang sa tinramdam ng amag po 'yun. And sa harvest o sa yield po, usually po 20-30% based on our experience din po at saka dun sa usually kumbaga po mga subok na din ng mga mentors, yung 20-30% ng total weight ng fruiting bag. Sa limbawa po yung fruiting bag natin ay nagtumitimbang siya ng 1 kilo. So approximately 200 to 300 grams yung pwede nating i parang potential yield niya throughout its lifespan. But then, may mga pagkakataon din naman na nag-exceed. Limbawa po, kung ang harvestan natin ng, kasi feasible ito, gusto ko nyo makita po ninyo. Let's say, yung isang fruiting bag po, nagbunga siya ng, let's say, 54 to 100 grams, isang fruiting lang niya. Ibig sabihin po, dalawang fruiting, kaya na niyang kuhanin yung in-expect nating yield na 200 grams, di ba po? And kung let's say kung in four months time, let's say sa 1 month, makapag-harvest lang tayo ng dalawang beses sa kanya eh or two or diba, so kung 1 month twice in 4 months time, 8 times tayo mag-harvest sa kanya. Let's say 60 grams na lang yung ma-harvest natin ng mushrooms sa isang harvest. That's equivalent to 600 grams. But then, ayaw din naman natin namang mag-over-calculate pagdating sa yield. Kasi ito ay maraming nakaka-apektong factors din po sa pagpapatubo ng mushroom. Kagaya nga po na nabanggit ni Cassandra na humidity, yung moisture. Eh, paano kung super dry po dun sa area? Mm-hmm. And hawa po, super laki ng area nyo. Noon lang kayo nagpatubo ng mushrooms. Let's say, two fruiting bags or wala pang 10 pieces. So what will we expect na yield doon? No, madali lang mag-evaporate yung moisture content ng fruiting bag hanggang sa matuyo yung fruiting bags pero hindi natin na-reach yung in-expect po natin na yield. So ganoon po, nakadepende din siya sa area at saka pag-aalaga. O halimbawa naman po, 3 months or 2 months pa lang po na infest na tayo ng peste, no po, ng uod, ng cecid flies. So ang tendency po doon mag kung hindi natin makokontrol hindi po natin ma-reach yung tin-target natin na yield. Yung isa pa pala yung advisable ba yung fruiting bag butasan sa both side o talagang one side lang? Oh. Okay. Wait, regarding with that question po, halimbawa po kayo ay investor. Investor po kayo na kasi po pag dalawa yun, dalawa kabilaan na po yung magiging pagpo-fruit niya. So halimbawa sa una, na-harvestan mo siya ngayon, mag-heal pa po kasi yon. Mag-heal pa po yung sa harap. So ngayon, kung open sa likod, pwede na siya magbunga doon. Kung meron tayong, let's say, 10 or 20 days na instead na dapat sa harap ulit siya bubunga after 10 days, makakapagbunga na siya ma-shorter doon sa in-expect natin na next na fruiting. Magbubunga na siya sa likod. Ngayon, kung tayo po ay investor, ano po bang mas maganda? Yung mas madali po tayo makapag-ROI o iintay pa po natin na mag-formas bago tayo mag-ROI? So, ibig sabihin po noon, kung pwede naman po pala natin pabilisin na tayo po ay makuha na po natin po na natin na mas mabilis po siyang magbubunga, then why not po na magdalawa po yung opening? Yes. Pero hindi naman yan nakaka-apekto doon sa ating produce.
Hindi po, hindi naman po siya. Kasi parang instead po na ibubunga niya sa harap, binubunga niya lang, hindi naman po niya sa lipat. Lipat lang. Oh. Yes. Saka po, parang yung healing. Kasi pag sa harap, inarbesan mo siya, may healing type pa po dun sa bugs yon. So kung meron siyang lalabasan sa likod, or minsan nga po nagsasabay pa po sila, kabilaan po na may fruit. Ganun po. Pag kanino ano yon, sa binhi o sa fruiting bug, yung nagsasabay? Kaninong... Parang ano na niya, character na niya, na parang it's okay lang, minsan sabay na siya nagbubunga, kung open pareho yung magkabila ang dulo, okay lang. I mean, character na nung mushroom yun. Ah, so isang binhi. Iisip ko dun sa... Parang binhi. Sorry. Ay, sa spawn. The spawn, yung sa quality ng spawn, uh-oh, kung kaya pa rin yun. Oo, yung nagdodoble, sabi yung mabunga talaga siya, tama? Yes, mabunga siya. But actually sa fruiting bugs naman, doon sa isang quality fruiting bugs, no? Masabi naman natin na bukod sa substrate, tamang pag-mixture, tamang process, syempre, yung maganda din yung ano natin, spawn natin, yung spawn quality, no? Maganda din po talaga. Para lang tayo nagtatanim din yan, di ba? Parang good seed, good harvest, ganun. Paano po napapaganda at napapabilis ng mushroom grow bag ang ating mga kabuti? Nakadepende pa rin po siya sa kung maganda po naman talaga yung quality ng bugs natin, maganda po yung spawn quality natin, maganda rin po talaga yung pwede niyang ibunga. And yung pong bunga, yung laki at liit, minsan po kasi maliit pa lang tuyo na. Ibig sabihin po niya, nasa iba na po yung factor or nasa nag-aalaga na po yung kung bakit ganon. Kasi baka mamaya antamad po pala magdilig, di ba, or mag-mist, ang init-init po. So, yung bunga, hindi siya lumalaki. Unlike ng, di ba po, pagka maulan, malaki po talaga yung binubunga ng oyster mushrooms or ng mushrooms. Kasi po, parang, ang inilalaki kasi ng mushrooms, parang 50% kumukuha siya ng moisture sa loob ng fruiting bugs. And yung 50% ng ilalaki niya, nang gagaling na sa outside or sa environment niya. So sa humidity, saka sa temperature po nung area. Ma-mention kung ano ba, kung kunyari hindi ako nagbutas sa kabila side, no? Pwede ko bang gamitin ulit yung fruiting bag o hindi na? Ay, you mean pag-spent na po yung bags po ba? Pwede pa gamitin? Reuse. Used, oh yes. Pwede pa rin naman po. Pero hindi na siya yung parang 100% mo siyang gagamitin. May ratio lang, like 30% used bag or spent bags. Then 70% yung mga bagong compost niyo po. Kasi di ba tayo, alam niyo naman tayo mga Pilipino eh, di ba? Patitipid po talaga eh. So ano po, pwede po 30% na 70% yung luma. Pero doon, hahaluan pa rin naman natin siya ng bagong nutrients. So may kakainin pa rin naman po ulit yung mushrooms or almond. Ma'am, tara naman sa mga gustong mag-business, no? Ano ang advantage na ikaw mismo ang gumagawa ng iyong fruiting bugs? Yes. Siguro, ang advantage, number one, kapag ikaw yung gagawa ng fruiting bugs mo, alam mo yung quality. Diba? And at the same time, mas mura kasi kapag ikaw yung gagawa. Mas mura kasi. Ang higit pa dito, yung importance nito sa community, yung naibibigay natin. Pag gumawa ka ng fruiting bags, kailangan mo ng maraming manpower. So, trabaho yung malilikha mo para sa community. Imagine mo na lang mag-compost, diba? Magbabag, mag-sterilize, mag-ahakot, magtatanim. So, ang dami. So, kaya nga po sa paggawa ng fruiting bags, mas malaki pa yung budget para sa manpower kaysa sa raw materials. Kasi ang raw materials, sobrang mura, diba? Kasi mga byproduct na lang naman ito, kagaya ng sawdust. Diba? Ay, kung gagamit pa po tayo ng dayami or ng dahon ng sagni, di mas more na mura itong mga ito. Dito sa amin ang ginagamit dayami kasi marami talaga kan. Yes. Maraming palay dito Kaya, meron tayong na-interview kasi ito, di ba, sa ginagamit din nila yung coco peat sa Quezon. Dahil yun ang madami sa kanila. So, talagang kung ano yung available po sa inyo, yun yung gamitin natin. Mas maganda na yun yung gamitin natin. Ma'am, kitang-kita ko sa inyo yung pagiging expert. Kaya sa inyo kumukuha sila Father Dodong Yeah, ano po, kilala po talaga gusto natin siya. Mahirap siya, totoo lang. Pero,
parang pag nakikita ko yung mga tao na, alam niyo yung parang, lalo na ngayon pandemic, di ba? Kasi kahit pandemic, diretso po kami. Kasi given naman po siguro, pinoprovide din po talaga ng Panginoon na meron tayong mga kliyente na nangangailangan ng puting bag. So the more na marami nangangailangan nito, gumagawa tayo, mayroon tayo na ipoprovide po na livelihood, no, pagkakakitaan sa kanila. So medyo, yun po, isa parang kahit na medyo mahirap talaga, parang masaya pa rin po dahil nakakatulong po tayo. Opo, ma'am, bago tayo magtapos, paano po maging Angeline Paginal pagdating sa mushroom? Yes. Kailangan po, kagaya ko po, nag-start kami talaga sa training seminar. Mag-invest po tayo sa seminar, sa training hands-on. Kasi po, kailangan talaga natin sa pag-mushrooms, hindi naman kailangan ng malaking halaga para mag-start. Ang kailangan po natin dito talaga, yung knowledge na para paano natin siya gagawin. And then dun po, pagka nakahanap na po tayo ng mentor natin sa pag-mushrooms, no po, dun natin i-assess yung sarili natin kung kakayanin ba natin siya na gumawa din ng puting bags or bumili na lang po, yung gano'n. So mag-start po tayo talaga, invest po tayo talaga dun sa kaalaman sa pagkakabuti. Yes, ma'am, nakikita ko meron kang contact number dyan. So yan, ay paano ka namin marireach by your number, by your cellphone number, at saan ito po located para kung gusto po namin ng mga puting bags? Yes, SF Mushroom Farm po ay matatagpuan sa Barangay San Roque, City of San Jose del Monte. At yan po ang aming pong number, pwede po ninyo kaming tawagan para po kung gusto niyo pong mag-site visit sa aming pong farm, matuto, or bumili po ng puting bags. Thank you po, Miss Angeline, sa mga knowledge at experiences na share mo sa amin sa araw. Sigurado ako na katulad namin ni Kasento, Kasento, no, ang pakadaming itinuro sa atin ni Miss Angeline ngayong araw. Yeah, at least ano, may natuto tayo ngayon. Yes, thank you po, Kasento. Thank you po, and thank you po, Mama Ami, sa opportunity po na ma-share ko po yung aming pong ginagawa sa SF Mushroom Farm. Salamat din po, Miss Angie. More power to you and sa business niyo po. Keep safe po always. Alam natin ang pandemic, no? Kaya sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.